Hello po, it's me again, Lauren Lil Cusina. Magluluto po ako ngayon ng pansit sotanghon gisado. Ang mga sangkap ng ating pansit sotanghon gisado ay ito, meron po tayong garlic or bawang, sibuyas, meron tayong cauliflower, at ang ating chorizo, baguio beans, chicharo, ang ating young corn, carrot, at ang ating pechay baguio. Ayan, binabad ko po sa tubig para ready na po pag nilagay natin mamaya. Pechay baguio. At ang ating kinchay, kaunting tokwa, at ito po yung ating chicken. Mali, ang chicken po natin is 1/2 kilo po, 1/2 kilo na chicken. Pinakuluan ko na po, nilagyan ko ng konting asin, paminta, then konting tubig, then pinakuluan ko po. Medyo half done na po siya, yan po mamaya. Hiwain natin ang maliliit, ihalo natin sa ating pansit sotanghon gisado. Meron din po tayong hipon. Yung hipon po natin na hinimay natin kanina. Tsaka kaunting pusit po, yung leftover na pusit namin, ilalagay ko rin po. Ayan. Yung po, tokwa. Tapos kung patis, black pepper, soy sauce po, yung toyo, mantika po na gagamitin natin pang gisa, konting iodized salt, at saka annatto powder. Bali, meron din po tayong yung kinatas natin or binlender natin na yung balat ng hipon. Bali, mamaya po didrain po natin yung sasalain natin yung sa bawang kukunin natin. Ito po yung sotanghon natin. Ang sotanghon natin is 1 kilo. Yan po. Yung sotanghon po natin, ibababad po muna natin sa tubig habang nagigisat po tayo. Siguro mga 30 minutes po natin siyang ibababad bago. Pagkatapos natin ibabad ng 30 minutes, pwede na po tayong mag-gisa. Ayun, ready na po tayo. Ibababad po muna natin ang ating sotanghon at least 30 minutes bago po tayo mag-isa. Natin ang ating chicken. Susunod natin ang ating hipon at saka yung ating pusit. Yung leftover na pusit, sinama ko na po. At ang ating chorizo. Ayan, after natin mag-isa yung mga ano natin sa hole, lalagay naman natin sa tabi yung ating garlic or bawang. Tapos lalagay natin ating sibuyas. Ayan, ihalo na natin. Lagay tayo ng paminta o black pepper. Ayan, bali, 1 tablespoon na black pepper.
Yung tokwa, ilalagay na rin natin. Yan, ilalagay tayo ng annatto powder, 1 tablespoon. Then mix niyo po. Ngayon, pag nahalo na po natin maigi, maglalagay tayo ng ating sabaw or ng tubig. Bali 10 cups na water. Extract po ng balat ng hipon. Bali ano siya, sinukat ko po siya 1 1/4 cup toyo. Ayan yung sotang hon natin. Pwede na po natin ilagay sa ating niluto. Ayan, haluin lang po natin para magpantay po yung ano, luto ng ating sotanghon. Ayan. Ayan, ilagay na rin natin yung ating gulay. Medyo kumukulo-kulo na siya. Lagay natin yung ating cauliflower. Chicharo. Young corn. Ating baguio beans. Carrot. Ayan, haluin po natin. Then yung ating kinchay. Ayan, hintay natin kumulo ng mga 2 minutes or 3 minutes. Ayan. Nalagay po tayo ulit ng ating black pepper or paminta. Tsaka konting patis. Mga 1 tablespoon na patis. Lagay na rin natin ang ating pechay bagyo.
Yan, halo lang po ng halo. Kailangan nating haluin kasi baka masunog yung ilalim. Kaya alagaan nyo po na anuhin siya. Halu-haluin hanggang maluto yung ating gulay. After mga 2 to 4 minutes, luto na po yan. Ayan, medyo hininaan ko po yung ano natin, stove. Na pumaluto ang ating sotang, pansit sotang hungisado. Ayan, titikman natin. Sarap. Tama lang po yung ano niya, alat. Tapos yung gulay, medyo crunchy. Medyo half-cook po siya, pero masarap. Okay po, magpe-plating na po tayo. Lilipat lang po natin siya sa lalagyan. Ayan, kalamansi na lang po ang kulang. Go-go na. Ayan, ang ating kalamansi. Ayan po, luto na po ang ating pansit. Sotang hungisado. Thank you for watching Lauren Lil Cucina. Thank you po. Ready to eat na po. Pansit ghost sotang hungisado. Bye bye po.